達をくれて、ラスカルに合わせてくれて、ラスカルに合わせてくれて、simbahan. Ibig sabihin meron na namang namatay dahil sa pagliganap ng flu. Dito pa lang sa bayan namin, isa sa bawat tatlong tao ang tinamaan ng flu. May hindi malala at meron ding malubha na. Dahil dito, syempre wala rin kaming pasok. Andiyan na! Huh? Mr. Ash! Kumusta ka na, Sterling? Nakaramdam po ako ng konting panlalamig, pero agad naman po akong uminom ng aspirin at nagpahinga ng tatlong araw. Bukod dun, wala naman po ako naramdaman na lagnat at ubo ngayon, Mr. Ash. Maayos na po ako, pero di ako pinapalabas ni Papa kasi nag-aalala siya. Eh kasi, natural lang naman na mag-alala ang Papa mo sa'yo. Pero sobrang naiinip na rin po ako kasi wala akong ibang magawa dito. Naisip ko nga baka naiinip ka na. Kaya may dala akong ikatutuwa mo. Buksan mo ito, Sterling. Ano po ito? Wow! Naisip ko magandang pampalipas oras ang paghuhit ng larawan. Wow! 24 ang kulay! Matagal ko na pong gustong magkaroon ng ganitong pangkulay! Ang totoo niyan, bago ako bumili, nakasalubong ko ang Papa mo at naitanong ko kung ano ang magugustuhan mo. Maraming salamat po, Mr. Ash! Ganyan ka lang, ha? Ang kulit mo talaga! Pag gumalaw ka pa ulit, papagalitan na kita! Naiintindihan mo ba? Pasaway ka talaga! Teka! Uy, teka lang! Rascal, bumalik ka! Rascal! Huwag ka na magpahabon! Rascal, nakakapikon na! Oo, sige na. Hindi na nga kita pipilitin. Iba lang guguhit ko. Magaling, Wowzer. Hindi ka tulad ng iba dyang makulit. Thank you.
dala ko na ang mga labahan mo! Ha? Bowser, pahinga muna tayo! Salamat po dito! Ilang araw ka nang di lumalabas ha? Inip ka na siguro. Hindi na po masyado. May ginuguhit kasi akong larawan. Ah, maganda nga ng libangan yan. Ako din, gustong-gusto ko rin gumuhit nung bata pa ako. Pwede bang makita ang ginagawa mo? Hmm, pasok po kayo. Sige. Ha? Huh? Ah, magaling palang gumuhit ang mga rakuna, no? Ang galing-galing nga. Nandito na ako. Kumusta po kayo, Papa? Papa, parang may problema po kayo eh. Ha? Baka po nahama kayo sa flu. Magamot na po kayo at matulog na. Hindi yun. Sterling, maupo ka sandali at mag-uusap tayo. Bakit po? Kailangan ko munang umalis dahil may mga bagay akong kailangang ayusin. Kaya simula bukas, doon ka na muna sana tumira sa bahay ng Tio Fred mo. Bakit po kailangan pang tumira ka la Tio Fred? Dati naman naiiwan akong mag-isa dito sa bahay, kahit na nasa ibang lugar pa ang trabaho ninyo, Papa. Ibang sitwasyon ngayon, anak. Hindi ko masasabi kung gaano katagal ako roon dahil sa mga nagbago sa trabaho ko. Sobrang importante po ba ngayon? Aaminin ko ang totoo sa iyo, Sterling. Lubhang nawasak ng isang malakas na bagyo ang mga ranchong inaalagaan ko sa loob ng 10 taon. Nawasak? Sa walang natirang bakas ang mga rancho sa North Dakota at Montana. Walang natirang buhay sa 2,000 bakang nandun, kahit isa. Totoo po ba ang lahat ng yan? Alam kong mahirap paniwalaan, pero yun ang totoo, anak. Kaya nga, ang mga inaayos ko, di rin matapos-tapos. Naiintindihan ko. Sige po, kay Tio Fred muna ako titira. Sa totoo lang, hindi ko alam ang gagawin ko dahil sa hindi magandang nangyaring ito. Pero susubukan ko ang lahat para maayos to kahit papano. Hindi ito magiging madali sa una, pero pakinggan at sundin mo lang ako palagi. Matatapos din ang mga pagsubok na ito. Ay, Papa! Huwag na po kayong mag-alala sa akin. Basta huwag niyo rin pong papabayaan ang sarili niyo doon, Papa, ha? Huwag mo akong alalahanin. Hindi ako basta-basta susuko dahil lang sa nangyaring ito. Ito pala ang address ni Tio Fred. Sulatan mo ako paminsan-minsan, ha? Gaano ka ba katagal titira dun? Hindi ko pa alam, kasi hindi naman masabi ni Papa kung kailan ito maaayos. Kahit kailan, hindi ko naisip na mangyayari sa inyo to. Tulad din naman kami ng ibang pamilya. Nagkakaroon din kami ng problema. Ako nang bahala mag-alaga kay Wowser. Huwag mo siyang alalahanin pag alis mo. Pasensya at naabala ko pa ang ibang gawain mo. Normal lang magtulungan sa oras ng pangangailangan. Wala na akong oras para magpaalam kay Alice. Bahala ka lang magsabi sa kanya. Hanggang sa muli nating pagkikita. Mag-iingat ka dun, ha? Andito na po ako!
Galing pa po kasi ako kay Oscar para ibilin si Wowzer. Maraming salamat, Sterling. Wowzer, alam kong nakakalungkot mag-isa. Pero babalik din kami agad ni Rascal dito. O ano, handa na ba kayong umalis? Opo! Sterling, iho, ibalot mo ito sa'yo para hindi ka lamigin. Ayos na po ako. Dalawang sweater na nga po ang suot ko eh. Mas mabuti na ito kaysa bumalik ang lagnat mo at makaabala ka sa pamilya ng Tio Fred mo. Opo. Bowser, mag-iingat ka ha. Sunod-sunod ang kamalasang dumating sa atin. Una yung pagkalat ng flu, tapos ngayon yung nangyari sa mga rancho, parang pinapabayaan na tayo ng Diyos. Mali ka riyan. Sigurado akong sinusubukan lang ng Diyos ang tatag natin. Sterling, sa mga ganitong pagkakataon, tayo ay dapat na magpakatatag pa. Ganun po ba? Siya nga pala, pagdating natin sa bahay ng Tio Fred mo, magpapakabaig ka ha. Sundin mo sila at tumulong ka sa mga gawain doon. Tandaan mo yun ha? Opo. Ah, Kuya Willard. Ah, Lillian, kumusta ka na? Hindi ka man lang nagsabing darating pala kayo, nabigla tuloy ako. Pasensya na. Tia, kumusta na po kayo? Naku, ang laki-laki mo na, Starling. Ah, ang gandang raccoon naman yan. Matali kong kaibigan, si Rascal. Kakaibang kaibigan naman yan. Lillian, nandito ba si Fred? Naku, pasensya ka na kuya, pero wala ngayon ang asawa ko rito kaya mag-isa lang ako. Lumabas siya kasama sila Charles, Wilfred at Ernest para manghuli ng mga squirrel. Sana nagsabi ka ng maaga, nang sa ganon nasalubong ka ni Fred at ng mga bata. Matatagal lang ba siya bago umuwi? Siguradong mamayang gabi nandito na sila. Tuloy muna kayo sa loob, Kuya Willard. Wow, dumami po yung mga palamutin yung hayop. Kahit na ayoko talagang ipunin ang mga yan, hindi na ako nagre-reklamo pa dahil yan na lang ang nagsisilbing libangan ng asawa ko. Kapag hindi ka nagpakabait dito, baka maging estatwa ka kagaya niyan. Magpakabait ka, ha? Didiretsuhin na kita, Lillian. Maaari ko bang iwan muna rito si Sterling kahit ilang araw lang? Pwedeng-pwede. Hindi naman siya iba sa amin. At tinuturing ko na rin siyang pang-apat kong anak. Magiging mas masaya at maingay na dito at matutuwa sila sa raccoon niya. Tia Lily, tuturungan ko po kayo sa kahit na ano. Sabihin niyo lang po ako. Aba, talagang parang binata ka ng magsalita ngayon. Kano na ba katagal na hindi tayo nagkita? Teka sandali, hindi pa kayo nananghalian, ano? Opo. Kung ganun, ipaghahanda ko kayo ng hamon, itlog at tusino. May tinapay din akong ginawa kanina. Yay! Paborito ko po ang tinapay. Salamat po, Tia. Mabuti at gusto mo ang mga naluto ko. Huwag mo na ako ipaghanda pa, Lillian. Ha? Bakit? Kasi marami pa akong bagay na kailangang asikasuhin ngayong araw.
kaya aalis na rin ako. Sayang at aalis ka agad kahit ngayon lang tayo uli nagkita. Manghihinayang si Fred na hindi ka naabutan. Ang totoo kasi niyan, maraming hindi magandang bagay ang nangyari sa mga rancho kailan lang, Lillian. Yun bang nasa Montana ang tinutukoy mo? Ang rancho sa Montana at ang nasa North Dakota, parehong sinalanta at sinira ng bagyo. Ano ka mo? Ay, kay saklap! Kung kailan umaayos na ito sa pangangalaga mo, saka naman ito nangyari. Lillian, alagaan niyo mabuti si Sterling para sa akin. Huwag kang mag-alala. Matalinong bata naman ang anak mo. Mag-iingat po kayo palagi, Papa! Huwag mo ako alalahanin. Sterling, iho, nasisiguro ko sa iyong balang araw, maiintindihan mo rin ang mga pagsubok na dumarating sa inyo ngayon. Kakaiba talaga ang mga rakun. Bukod sa matatalino mga hayop na nga, malalakas pang kumain ang mga yan. Pwede mo pang gawing palamute kung gusto mo, di ba? Huh? Ikaw talaga, Fred. Huwag mo namang tinatakot si Sterling ng ganyan. Nagbibiro lang. Sterling, nakakalungkot bang wala ang papa mo ngayon? Hindi naman po. Gusto mo bang sumama bukas at humuli ng mga squirrel? Pasensya na po, Tiyo. Pero di po ako nga patay ng hayop. Pero meron po akong gustong ibang gawin, Tiyo, kung ayos lang sa inyo. Iba? Ano? Gusto ko pong magtrabaho kasama ng mga pinsan ko. Patingin? Ano naman ang magagawa nitong maliliit at malalambot mong kamay? Heto, hawakan at pakiramdaman mo ang kamay ko. Wow! Ang gaspang! Parang guwantes! Ang dami kong pinagdaanan at nalagpasan sa buhay dahil lang sa mga kamay na to. Kahit magkapatid kami, hindi ako kasing talino ng papa mo. Doon pa man, mas bagay sa akin ang magtrabaho sa labas at gamitin ang lakas ng katawan ko. At syempre, ang kabilidad ko. Pero meron ding magagandang bagay na nangyari sa akin kahit simple lang ako. Tapos na po kami. Papa, matutulog na kami. Sige, magpahinga na kayo. Tiyo, lagi bang ganito kaagang matulog ang mga pinsan ko? Maaga silang nagigising para gatasa ng mga baka, kaya maaga silang natutulog. Alas 4 na ng madaling araw, nag-aalmusal na kami. Ha? Huh? Alas 4 po? Pero pwede ka namang gumising kahit anong oras, Sterling. Bakit po isa-isa niyo pong nililinis yan, Tia? Dahil kailangan ng tigi-isang lampara ng mga pinsan mo sa pagtatrabaho nila. Mama, naayos ko na mga gagamitin panggatong bukas na umaga. Maraming salamat, Ernest, anak. Mauna na ako matulog sa'yo, Sterling. Magandang gabi! Matutulog na rin ako. Araw-araw niyo po bang nililinisan ang mga lamparang yan? Hindi naman sa ganon. Pero pakiramdam ko, hindi buo ang araw ko kapag hindi ko naihanda ang mga panggatong para sa kinabukasan at hindi ko ito nagawa bago matulog. Kung ganon, Tia, kayo po ang palaging huling natutulog at unang nagigising? Mahirap din ang trabaho nila sa buong araw. Kaya ayos lang sa akin huling makatulog at unang magising araw-araw. Ang dami ng gawain dito. Pero sa totoo lang, Sterling, gusto ko pa rin bumalik sa ganitong buhay at gawing muli ang lahat ng ito kung bibigyan ako ng isa pang buhay. Masaya ako rito. Tia, ako na po ang magtutuloy niyan. Naku, wag na. Madudungisan ka lang. Napakasipag naman ang rakun na yan.
Maaari ka pang matulog, Sterling. Po, hindi na po. Subukan, Sterling? Pisilin mo pababa gamit ang kaliwang kamay mo. Ganyan nga, magaling. Dahan-dahan lang. Ganyan. Sal? Ang mga sundalo lagi may laman ng sigbura.